Ang sabi ng Panginoong Hesus, pag malapit na siyang bumalik, magkakagutom, magkakasalot, lilindol. Yung mga nangyayari na yan ngayon, ipinagpauna na yan ni Kristo. Mga palatandaan niyang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, nung itanong ng mga alagad, kailan ka bababalik? Ang sagot ng Panginoon sa Kristo, 24:4. At sumagot si Hesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pag malapit na siyang bumalik, magkakagutom, magkakasalot, lilindol. Salot na inilagay dito, yun talagang exact word sa Greek ng salot, yung loimos, a plague, that is a disease, figuratively a pest or pestilence. Magkakagera, magkakasalot. Magkakagutom. Lilindol. Yan lahat ng pangyayari na yan, mga kapatid. Patutoo na nagsasalita ng totoo ang Panginoon Jesucristo. Totoo ang Biblia. Libo-libong taon bago mangyari, pinagpauna niya. Kasi nung panahon ni Kristo, no, di mo naman iisipin na nung panahon na yun, magkakagutom ang tao. Nung panahon namang mga nakaraan, di pa naman masyadong ganyang kahirap ang lupa. Ngayon lang napakahirap na meron nang hindi nakakakain maghapon eh. Eh meron ngayon sa Afrika na mamatay na ng gutom, di na nakakakain. Isa sa palatandaan yun, epekto yun ng gera, ng mga lindol, ng mga kalamidad. Epekto yan, magkakasama yan eh. Makakarinig kayo ng digmaan, alingaw ng digmaan, magkakagutom, magkakalindol, magkakasalot, ano, sa iba't ibang dako. Ang nakakabahala itong mga salot na ito ngayon, eh meron pang man-made yan eh. Talagang malapit na itong pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, ito mga palatandaan ito. Ano raw ba ang dapat nating ihanda? Basahin natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 3, 10-11. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Pedro, dapat ang ihahanda natin, kapatid, hindi shelter. Yung iba, naghahanda ng ano eh, mga underground shelter eh. Marami sa Amerika niyan. Sa Singapore, meron eh. Marami akong nakita. Bawat bahay doon, may mga shelter na, bomb shelter eh. Pero hindi yan ang makakaprotekta sa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magitan ng mga apostol, maghahanda tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain.
Let us live a holy life and a life with compassion to others. Matuto tayong maawa sa mga apwa-tao, lalo yung mahihirap, yung mga batang napabayaan, yung mga babaeng bao, yung mga ulila. Let us give them a part of ourselves. Ang gusto ng Diyos, bago dumating ang wakas, magkaroon tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mamuhay tayo na sumusunod sa aral ng Diyos, huwag sa bisyo, huwag sa sari-saring kaligayahan sa laman, at mabuhay tayong mayroong daladalang awa sa puso, awa sa dapat kaawaan.